pag-uusapan po natin ngayon ay mga tips na pwedeng gawin ng mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. At ang una natin pag-uusapan ay practice one approval policy. Ano ibig sabihin ba nito? Na-experience nyo na ba to? Na nagpaaralam ang anak nyo, "Mama, pupunta ako sa mall." Ang sabi mo, "Anak, hindi pwede dahil may kailangan ka pang gawin." Nalaman mo na lang yung anak mo nagpunta ng mall. At nang umuwi siya, tinanong mo, "Anak, ba't ka ba nagpunta ng mall? Di ba sabi ko sa iyo, huwag kang pumunta?" Ang sagot na magaling mong anak, "Mama, sabi po ni Daddy, pwede pong pumunta." Ito malaking problema. Dinisapprove ni nanay, inapprove ni tatay. Sino may kasalanan? Ang nangyayari po dito, nakakalusot yung ating mga anak. Nag-iisahan tayong mga magulang. May paramba para maiwasan nating maisahan tayo ng ating mga anak? Meron po. May tatlo po akong tips na pwede niyong gawin para hindi na mangyari ang mga bagay na ito. Una pong tip. Ang tawag ko po dyan, joint approval policy. Mag-usap po kayo mag-asawa. Mula sa araw nito, walang papayagan si mommy o si daddy kung hindi pareho mag-agree. Pag no, no. Pag yes, yes. Before you say no or yes to any of your children, mag-usap muna kayo mag-asawa. Ang pangalawa pong tip na tuturo ko sa inyo, kung ayaw nyo ng joint approval policy, meron na po isa, single approval policy. Ito yung pag nagpaalam ang anak mo at sinabi mong no, no na. Hindi na siya pwede magpaalam sa kabila. Ang pangatlong klase po ng approval para maiwasan itong mga problemang ito ay designated approval policy. Ibig sabihin, mag-usap na kayo mag-asawa. Honey, mula sa araw na to, pa magpapaalam ang anak natin, papunta sa party, papunta sa mall, ako lang tatay ang mag-a-agree. So, paalam sa mga anak yan. O mga anak, mula sa araw na to, pag magpapaalam sa party, sa mall, kung ano man pupuntahan, si tatay lang mag-approve. Or kung gusto niyo naman, si nanay lang ang mag-approve. Ibig sabihin, pag hindi designated na mag-approve, hindi pwede magpaalam si anak. Pag pre-practice niyo po ang one approval policy, sigurado ko po hindi na kayo may isa ng mga anak nyo. Lahat ng pupuntahan ng anak nyo ay siguradong malalaman nyo. At sigurado po, susunod ang anak nyo sa bawat iuutos nyo.